Sorry guys, welcome back to my YouTube channel. Sorry kung maingay sa labas. Nandito na ako ulit sa Balacan kaya nakakapag-vlog na ako. And nagagawa ko na din kung ano yung mga dapat kong gawin. Nalilinis ko yung bahay, ganun. Kasi yun naman talaga yung dati kong ginagawa. Actually, hindi dati kong ginagawa yun. Tatawad-tawad pa ako dati. Hindi ko masyadong ginagawa yung mga ganong bagay. Pero ngayon kasi, syempre, patanda na tayo. May biyok pa ako. Pero this is, very quick vlog na gusto kong gawin. Kasi nga, hindi man ako nakakapag-upload sa channel ko. Dahil naging busy ako dati. Actually, dati nung hindi na ako nag-upload ng vlog, inuna ko po yung pag-aaral ko sa JRU. Nag-focus ako doon kasi gusto ko talaga na syempre, kung ano yung binabayad ng parents ko sa school, yun din yung grades na mapapakita ko sa kanila na okay, ganun. Kasi nung napunta ko ng Manila, nung nag-TIP ako, nung nag-civil engineering ako guys, is hindi biro kung magkano yung binabayad ng parents ko doon. So, ako, ang ginagawa ko, nag-aaral ako mabuti. So, yung mga papakita kong grades is okay naman. But, yun, hindi natutuloy. Pero, hindi naman ako nag-galit sa parents ko. Sa akin lang is, sayang kasi, sayang lang din. Ayoko nang ayoko magdrama ngayon. Basta gusto kong explain sa inyo yung ibang nangyari sa buhay ko nung hindi ako nakakapag-upload. Well, nung nag-aral ako sa JRU, nung nag-stop na ako doon, nagbarista naman ako sa Makati Ave, sa Jupiter. I know! Nakalimutan ko yung street, pero sa Starbucks Reserve ako nagbarista. Tinapos ko doon yung contract, ganun. Wala na ako doon. Umuwi na ako dito kasi nga nag-lockdown din. And iba na ngayon sa dati. Ibang-iba na ngayon sa dati. And mas pabor sa akin yung ngayon kesa sa dati. Actually, masyadong nagbago yung buhay ko din. sobrang dami kasing nangyari eh. Well, madaming hindi magandang nangyari talaga. Hindi ko in-expect na mangyayari yun. Ulit. Pero, kailangan natin tanggapin na ganun yung nangyari. So, binago ko yung routine. Hindi ko na papayagan ulit mangyari yun. Ayoko na. Parang sawang-sawa na ako na gawin yung best ko. Pero, hindi pa rin okay. Alam mo yun, kahit sa grades mo, kahit anong effort mo, walang mangyayari. Basta meron pa rin tao na hindi nakikita kung ano yung mga ginagawa mo. Totoo yun. Kasi dati, sa akin, bara-bara ako eh. Hindi ko man lang masyadong iniisip yung mga maliliit na bagay. Sa akin, is importante lang is yung nag-focus ako kung ano man yung nakakatulong sa akin na bagay. Ganun ako. Pero ngayon, kung ano ginagawa ko, iniisip ko talaga, kahit maliit man yan. Kunwari, dito lang sa bahay, yung pagtulong-tulong, mas malaking bagay na yun para sa akin. Kasi sa iba, wala lang yun. Imbis na tumulong, kahit lockdown, dito sa bahay, noon, wala lang sa inyo. Pero malaking tulong na yun para sa parents nyo, sa mga tito-tita nyo, ganyan mga ganyan. Gusto ko lang yun i-share kasi yun yung mga hindi nyo nakikita na bagay na importante pala. Dati, ugali ko nandito ako sa Bulacan nung buhay pa yung lola ko. Nasanay ako na siya yung nag-aasikaso. Ganon. Pero nung nawala na yung lola ko kasi sa kanya ako lumaki nun. And nung napunta na ako ng Manila, syempre, ako, handle ko yung pera, ganun kasi, yung parents ko, wala.
So, mahabang kwento kaya ayoko nang sabihin. Nung nag-work ako, sariling pera, sariling intindi sa sarili mo. Hindi ka tulad dati na maiintindi pa sa'yo. Ganon. Parang nasanay ako na kung may mawala, ganon. Kung may mawala, okay lang. Kung magkaroon, okay lang. Ganon kasi yung mangyayari pagka yung sarili mo na talaga yung hinahandle mo. Talagang ikaw lang, ganon. Kasi hindi talaga iikot yung mundo na lagi kang may kasama. Lagi may gagabi talaga sa'yo, ganon. Natanggap ko na yun sa sarili ko na hindi na ganon ulit yung mangyayari sa akin. At binago ko yung routine ko na kailangan lagi akong may nakakasama. Kailangan ko lagi nandiyan para sa akin. Hindi na ganun yung dapat. Pinapaliwanag ko ito kasi lahat ng nangyayari sa'yo ngayon is temporary lang yan. Kung ngayon nag-lockdown na, kapagpahinga ka, ganun. Dadating yung time na yung energy mo na yan, na nasave mo, magagamit mo yan. So, chill ka lang. Pahinga ka lang dyan. Kasi, may purpose yan. Lahat ng nangyayari sa atin ngayon, talagang may reason yan. Maniwala kayo sa hindi. Temporary lang tong nangyayari. And yung energy nyo na nasa-save dyan, huwag nyong gamitin sa mga kagaguhan, sa mga kalokohan, especially sa mga may karelasyon dyan, wag nyong gagamitin yung time na yan, lalo na pag di nyo kasama yung loved ones nyo. Yung mga may girlfriend, boyfriend dyan. Ayoko i-edit yung vlog na to. Gusto ko i-upload ko ng ganito. So, madami talaga nangyari. 2019, ngayon wala nang alambre yung braces ko. Tinanggal ko siya nung nag-aaral na ako kasi tinanggal ko. Dahil, sanay naman ako nun. Tanggalin. Tinanggal ko yung mga goma, ganun. Tapos, tinanggal ko yung alambre. Kasi sakit na. Na-adjust kasi yung ngipin ko. Then, yun. Ako na nagtanggal kasi nga, tamad pa ako muwi dito noon. Alam nyo kung nasa Manila kayo, tapos may probinsya kayo, mamimiss nyo sa probinsya, promise. Magsasawa din kayo sa ingay sa Manila. Ako na nagsasabi sa inyo. Kasi doon, para sa akin, kahit may pahinga ka, parang pagod ka pa din. Para sa akin, ganun ha. Sa age ko, ganun. Siguro iba, ganun din yung naramdaman. Kaya muwi sila lagi ng probinsya. Kasi nung nawala na ako sa Starbucks, yun ko lang naisip na talaga mas masarap magpahinga dito sa Bulacan. Ako nagsabi sa inyo yan. So, yun lang. Gusto ko lang i-share yun. Tsaka na yung Q&A kasi nga para magkaparamdam ulit lang ako ngayon sa channel ko. Walay ako ng habaan to dahil di ko naman i-edit. I-upload ko ito ng ganito. So, daldal ko, no? Pero mas madadala ko sa personal. So, yun. Bye-bye.